Dahil lantalang anunsyo ng class suspension, naperwisyo po ang ilang estudyante na pumasok sa ilang eskwelahan sa Metro Manila. Pahirapan ang pag-uwi. Mabuti na lang may ilang nagmagandang loob. Saksi sina Joseph Morong at Cedric Castillo. Back to baha ang back to school ngayong pangalawang araw ng face-to-face na pasukan. Ito ang bumulaga sa mga estudyante ng Malabon City. Ang morning shift na nagsimula ng normal. Ganito ang sitwasyon ng mag-uwian. Ang ilang bata, kanya-kanyang sampa sa mga sundo nila. Marami ang napilitan na sumuong sa tubig. Ito ngang si Ineng, wala ng proteksyon ang isang paa. Chinelas mo? Nasira. Nasira. Napilas, nasira. Kumawa naman ikaw. Ngayon sumugot po sila dahil baha po. Balit baha din. Alas 12 ng tanghali sa bahaging ito ng Governor Pascual Avenue sa Barangay Tugatog, Malabon. Lampas na sa gutter ang baha. May ilang sasakyan pa nga ang tumirik. Ang mga sumundo sa mga bata halos hindi magkandaugaga sa taas ng tubig. Ang chikiting na ito, nahirapang isuot ang bota. Habang ang grade school student na ito naman, nag-enjoy pa raw kahit may kaakibat na banta sa kanyang pinagkatuwaan. Kanina nung dumadaan kami, tontuwa pa siya kapag gumagalaw yung tubig. Tila naging basang sisiw rin ang mga high school student na ito na ngayon na nga lang ulit nagkita-kita sa paaralan. Sinuspindi naman ang klase. Sinuspind naman po kasi uli na po eh. Pangumaga po kasi kami. Pinagtulungan na lamang ng mga kabataan ito ang closed van na nabalahaw sa abot-uhod na baha sa Araneta Avenue sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Naiyahon naman ang closed van. Pero ilang sasakyan ang hindi nakatawid. May ilang sumubok tulad ng truck na ito pero pahirapan. Sa Barangay Pasong Tamo, umabot ng hanggang bewang ang baha. Ang tricycle na ito na may sakay ng mga batang pinauwi dahil sa bagyo, tinangkap ang tumawid pero nag-U-turn na rin at hindi na nangahas. Sa Kamuning Elementary School, agawan ang mga bata't magulang sa libreng sakay ng barangay matapos suspindihin ang panghapong klase. Kanya-kanyang bit-bit ng kanilang mga anak ang mga magulang. Pasado alas 12 ng tanghali nang i-anunsyo ng Quezon City Government na suspendido na ang mga panghapong klase. Marami sa mga estudyante dito ay nakapasok na bago pa man na i-anunsyo ang kanselasyon. Dapat umaga pa lang nag-announce na. Umaga pa lang pong pangitan ng panahon eh. Ang mga inabutan naman ng suspension sa loob ng classroom hindi pinayagang makaalis ng paaralan kung walang sundo. Masyadong malakas yung ulan. Hatid niya lang. Oo! Opo, hintay ko na lang. May inabutan rin sa kanilang mga transaksyon sa gobyerno ng kanselasyon ng pasok sa government offices bandang tanghali. Tulad ni Karina na kukuha raw sana ng NBI clearance para maklaim ang ipinadalang remittance sa kanya. Paano dapat yung kukunin mo pera? 20. So yun, paano? Yun nga po, inabutan pa ako at bukas na lang po ulit. Wala rin pasok bukas. My God. Sa Maynila naman, pahirap ang makasakay sa bahagi ng Espanya. Ang negosyanteng si Arvin Benedicto inoffer ang sasakyang closed van para isabay ang ilang stranded patungo sa direksyon ng Fairview, Quezon City. Kasi nawa ako, may anak din ako eh. Every time na mimili ako sa Divisoria, nakikita ko stranded lagi sila. Ako si Joseph Morong. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi. Makaigaw ang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.